So ayan, habang piniprito yan ni Moy, eto Moy, may, kasi kwentuhan mo naman kami, kasi ilang beses ka na rin nag-guest dito, pero ito, pagkwentuhan natin yung after nung kasal. Yes. Diba? Ano yung nakapag-honeymoon na kayo, yun yung kwento mo yung sa Palawan at saka sa Maldives. Oh, tapos after nun, nasundan ba kayo ng travel or ng vacation? Actually, dapat po magto-tour na agad kami. Tapos okay, isasabay na namin yung honeymoon doon. Tapos nagkasakit ako ng February. Okay. And then for 3 months nasa ospital lang po kami. So doon ka lang, doon na kayo? Back and forth po kasi malapit lang po yung ospital sa bahay namin. So in and out every day. For 3 months? For 3 months. So ibig sabihin parang medyo nakuan yung, di ba pag may mga ganun pagbabong ka sa series of honeymoons? Oo, yun nga eh. Kung napaplano pa kayo kung saan nyo gustong pumunta, pero ito talaga medyo na na-stop yung inyong ano nangyari? Eh. Bakit kailangan 3 months na nalabas-masok ng ospital? Kasi yung nangyari po sa akin, hindi siya maaayos ng biglaan lang. And it was a series of procedures every day. So, ayun. Tagal din nun, ha? Tapos, mahirap yun. Paano nagsilbing sandigan mo nung mga panahong yun ang mister mo si Chase? Yes. Siguro po, if nangyari siya sa akin years ago, siguro tinamaan na ulit ako ng depression. Kasi ang dami pong trigger points eh. Kasi depressive mode yung sa akin. So hindi siya yung full-on depression yung akin based on triggers. So kapag, halimbawa, may nangyayari na may trauma ka about that, nang natitrigger po siya. But si Jason, sobrang perfect timing po ng pag-move in namin together. Kasi I don't think I would have been this strong and this brave if not for my husband. Ang galing ni God. Ang galing talaga ni God, no? Kasi talagang binibigyan niya tayo ng mga tao na maging instrumento na makakayanan natin ng mga pagsubok ng buhay. Tapos nung nasa ospital ka, gaano siya kaalaga sa'yo? Nandun lang po siya at pag may injection, nakahawak lang siya sa kamay ko. Habang nag-PPS. Kasi hindi rin niya kayang tingnan. So, oo nga. But he remains strong. And inamin niya po sa akin na natakot siya. Siyempre. But he didn't show it. He was so strong. So ikaw, anong fears mo noon, nung time na yun? Ako yung fears ko. Ay, hindi ikaw. Ako yung tingin ko sa akin. Si Moira. Yes. Well, my fears, una po yung career. Okay. Kasi nasa gitna siya ng mukha ko. So parang, tapos naaapektuhan yung boses dito sa... Correct. Opo. So, and then later on, eventually, na-realize namin na malala na siya. So, umaakit na yung... parang naapektuhan na yung nerve, yung optic nerve. So, may sobrang laki ng possibility na mabulag ako. Correct. So, from fearing for my career, I started fearing for my life. Correct. Siyempre, iba rin po yung magbabago kung natuloy nga man yun. Tapos, nagkaroon din po siya ng blood clotting. So, nag-at high risk din po ako ng aneurysm. Kasi nandito na siya. Tapos, and then, after po nun, sobrang faith lang talaga everyday na, kasi kahit yung doctor, wala ding sure na mapagaling. Kasi yung last na treat niya na patient na nangyari din yun, nabulag. And so, it was very scary, but God is good. And, yes. Amen. I'm back at work, and nagluluto na po ako ng beefsteak dito sa Magandang Buhay. We're very happy to know that talaga. You're a strong woman, no? Correct. Alam mo, braver. Correct. Ito ba, Moy, dahil ba sa nangyari na to, masasabi mo na mas lumakas pa yung faith mo? Sobra po. Sobra. Imagine, ate, for 3 months, alam ko mas marami pang tao na mas malala pa yung pinagdaanan. So, naging inspiration din sila para sa akin. But it was really God na lang. Kasi, hindi mo din kasi matitest yung faith mo until may options ka pa na panghahawakan eh. This time, correct, wala na talaga eh. Yung even the doctors were saying hindi sila sure kung mapapagaling pa ako or mababalik sa normal, but
nagawa. And it was, yeah, it's really, amen, a miracle. So ngayon, Moy, okay na ang health mo. Okay na po. Thank you, Lord. Yeah, yeah, ako, amen. Salamat naman. Huwag talaga tayong mawala ng pag-asa. Lalo na siguro ngayon na may mga pinagdadaanan ng mga sakit. Ikaw ang inspirasyon nila, Moy. Na talagang keep the faith burning. Yes. Pero alam nyo, kamusta na itong niluluto natin, Moy? Keep the faith burning and keep the tapa burning.